Hi guys! Finally! Hi guys, it's me, MJ, and finally the long wait is over. At ito na ang aking very own YouTube channel. Yay! So yun na nga guys, after the long wait, ito na at nagsisimula na akong tuparin ang aking mga pangarap na maging isang video content creator at magtuloy-tuloy sa YouTube bilang isang vlogger. Pero, grabe ningal ako. Hindi pala siya ganon kadali. Ang hirap palang maging vlogger at ang hirap palang magsimula. Kasi it takes a lot of work and effort. But I'm so thankful na meron akong mga good friends na go-to persons ko at backbone ko dito kung saan ako nakatira ngayon. So to start off with, ako nga po pala si marcojosemoya and short for MJ. Nandito po ako ngayon nakatira. I reside here in Dubai, United Arab Emirates. And I am an overseas Pinoy professional for quite some time now. Para po doon sa mga nakakalala na sa akin sa social media, particularly sa Instagram, eto na po, here I am right now. Medyo challenge, hindi ko mawari o hindi ko mapagdesisyonan agad kung magtatagalog ba ako or mag-i-English ako. Kasi marami tayong kaibigan at mga followers na nasa ibang bansa and ibang lahi. So, mga foreigners. Wow! To start off with, gusto ko lang ikwento sa inyo na mabilis kung paano ba nag-start yung aking pagiging slightly popular sa social media, particularly sa Instagram. Kasi ganito yun, last year, same month, August of last year, 2019, naimbitahan ako ng isang good friend, a nurse friend who works in Cleveland Hospital in Abu Dabi, dito din sa UAE, na mag-staycation, and habang nag-staycation, napagkatuwaan naming mag-photo shoot. So, ito na, the photo shoot, ang ganda ng place niya, ang ganda ng flat niya, he lives alone. Ayun, nilaro namin ikot-sikot ng different areas ng flat niya kasi nga ang ganda. So sabi niya, MJ, tayo ka dito, tayo ka dyan. So since day off ko noon at holiday, Eid holiday noon, noong time na yun, parang ganadong-ganado ko. Tapos parang nag-let loose ako, hindi na ako nahiya. Then suddenly, napataas ako ng mga braso, ng mga arms kong ganun. Ito ka shot, kung nakataas yung kilikili kong ganun. Sabi ko, uy, parang ang ganda. Tapos parang nakaka-inspire, sabi ko, na i-post actually sa social media. So, after the shoot, nung sabi ko, ang ganda ng picture, pinost ko siya sa Instagram. Then, doon na nag-start na ang daming nakapansin and mostly, positive naman yung naging feedback nila. At doon ko na-find out na ang dami-dami palang nakaka-appreciate nang maputi ang kilikili. So, sabi ko, wow, eh kasi eto parang ano na siya, born natural na siya sa akin. Huh? Natural. Tama ba 'yung term ko? Parang kumbaga natural na siya kasi from being young, nung mga bata pa kami, ganoon na talaga, and nung hanggang sa nagbinata, napansin ko kami nung brother ko, hindi talaga kami tinutubuan ng dito sa kilikili. So, inggit na inggit ako doon sa ibang guys, sa ibang men na sabi ko, grabe, kasi pangarap ko talaga magkaroon ng makapal na buhok sa kilikili. So, sabi ko, nakakaingit naman sila, bakit ganun sa akin, hindi malang tumubo. So, nanotice ko din yung brother ko, ganun din, nung nabubuhay pa siya. Then, na-recall ko, si Papa pala, napapansin namin kapag nakatopless siya sa bahay nung araw. Wala rin siyang buhok sa kilikili. So parang doon ko na-realize, si by jeans naman na namin kay Papa. So yun yun. Kasi nga, ang daming nagtatanong, MJ, wala ka ba talaga naturaling buhok sa kilikili? So yun po yung kasagutan. Ngayon, on this very first vlog, since humbly speaking, hindi naman po tayo popular at hindi naman po tayo talaga celebrity or public figure. Nagsisimula pa lang po tayo. We're just, you know, starting and it's still a long way to go. So, etong first vlog ko is mag-share ako sa inyo
kung paano ba pangalagaan ang kilikili and how to achieve a clean, clear, and white armpit or kilikili or lekiks sa term sa Tagalog, lekiks. Ah. Diba minsan may expression na, huy, ang puti naman ng lekiks mo. Huy, ang bango naman ng lekiks mo. Amoy-amoyin. Wow. So, share ko sa inyo ng tips kung ano yung ginagawa ko. So, disclaimer lang po, this might be very effective sa akin and it might not be effective to some and it also could be effective to other. Or pwedeng hindi siya effective. So, depende siya. Pero isi-share ko pa rin, malay nyo mag-work din sa inyo. Tip number one is bawal or hanggat maaari. Do not shave, do not wax, or do not pluck your legs. So, bawal po mag-shave. Kasi ang shaving, so when you use a shaver, alam nung nakakarami is pag nag-shave ka, so syempre matalas yung shaver, nai-irritate yung upper, yung outer layer nung balat natin. Kasi most especially, in our armpits, our skin is very sensitive aside sa mukha natin. So, napaka-sensitive niya. So, please, hanggat maaari, kung may iwasan po natin na huwag mag-ahit ng kilikili, mas okay po yon. Kasi nakakakos po siya ng pag-itim. And also, similar with plucking, pag sa ladies naman po, kasi napansin ko noon before si mommy, o yung ate kong isa, napansin ko, nagpa-pluck sila yung, kasi pag sa babae, di ba, parang maliliit and konti yung hibla ng tubo nung buhok nila sa kilikili. So, napapansin ko, nagpa-pluck sila mommy noon, ganyan, pa isa-isa. Tapos, later on, si mommy, naalala ko, nagre-reklamo siya. Ay, ba't ka noon? Parang ang itim ng kilikili ko, ganyan. Kasi, pag nag-pluck tayo, so nabubunot yung buhok from dun sa pores ng kilikili natin, yung hair follicles, nadadamage siya sa loob. So, nagkukos din siya ng irritation. And then, later on, pag nag-heal na siya, nangingitim. So, ganun po yung explanation nun. And also, yung traditional way ng waxing, mainit po kasi yon. So, pag tinunaw na yung parang wax na ilalapat dun sa balat, and sabi ko nga, mas sensitive pa yung kilikili natin, nakakapaso din siya. So, syempre, pag napaso, meaning, somehow, nasugatan or na-irritate yung balat natin, so, pag nag-heal yun, mangingitim din siya. So, yon. Okay? So, please guys, as much as you can, please avoid shaving, plucking, or waxing your leggings. Okay? So, second tip. Tip number two. Tip number two naman, avoid buying or using strong deos or mga body sprays. Diba? Ang dami na bibili sa grocery, sa supermarket, na mga minsan ina-advertise pa, oh, it whitens, it protects you 24 hours, mga ganyan. Although it does protect you from body odor, ang hindi po natin nalalaman is ang effect po nun is nakaka-damage din siya ng ating mga kalekiks. Kasi for all we know, meron siyang mga harmful ingredients or chemicals like alcohol, paraben, and aluminum. So, sobrang damaging po nitong mga ingredients na to. At hindi nalalaman niya na nakakarami. So, patuloy yung paggamit nila. So, napapansin nila, ay, bakit ganun? Ang itim ng kilikili ko, nagdi-deo naman ako. And at the same time po, when you wear whites, so may it be polo or white shirt, white polo, long sleeves, napapansin nyo, di ba, there is a time na naninilaw yung sa bandang kilikili. So, ang hirap din labanan. It's because of the deo sprays or body sprays or deodorants na ginagamit natin kasi sobrang harmful po talaga siya. So, please, wag po, as much as we can, iwasan po natin bumili or gumamit ng mga super tapang na mga deodorant. Instead, pwede po tayong mag-go for herbal. Ang dami nang out sa market ngayon and for sure, marami ding mura ng mga herbal-based na mga deodorants and body sprays. Rather, dun sa mga talagang chemical-based. So, just please go for that. And, share ko lang din kung ano yung personal kong ginagamit. Ang actually personal kong ginagamit is powder-based. Kasi, di ba nung mga babies pa tayo, pag tapos natin maligo,
di ba pinupulbuhan tayo ng mga mommy natin, ganyan, para fresh, para baby smelling, ganyan. So, na-discover ko din, and I'm using it for quite some time now. Siguro mga, ginagamit ko siya since 2017. And nakita ko naman na talagang okay yung results niya, okay yung use niya is ito. Yan. So, ang pangalan niya is Milcu 2-in-1 underarm and foot deodorant powder. So, less irritating, tapos mapapansin niyo when you use this, tap-tap lang siya, hindi niyo kailangang i-rub. So, itap-tap niyo lang sa kilikili or sa paa nyo, mapapansin nyo, even for the whole day, or kinabayan, parang ganyan. So, tap nyo lang siya, kasi kapag mirab mo rin siyang ganun, so, pwede rin siyang, diba? Pwede rin siyang somehow maka-irritate. Pero, yun nga, sabi ko, hindi siya nakaka-irritate, and ang sarap nung feeling kapag nilagay mo siya sa kilikili mo. Ayan. So, lagay tayo ngayon, para, at least, kontra odor. Yan. So, tap-tap lang siya, guys. Yan. Okay? So, you're good to go. And, you'll be feeling clean and fresh kahit kinabukasan pa. So, mas maganda din gawin siyang habit kapag pagtapos mo maligo or even when you took shower before bed, pwede ka rin maglagay para you'll smell fresh and you feel fresh at the same time. Okay? So, tip number 3, meron tayong mga home remedies, hindi po natin kailangang gumastos ng sobrang mahal. Kasi yung iba, gumagastos pa sa pagbili ng mga mamahaling cream, mamahaling gamot, nagpapaklinik pa, ganyan. Pwede din natin itry yung mga home remedies. So, ang ginagawa ko, kasi kapag off, halimbawa wala akong pasok or nasa bahay lang ako, I don't have work, it's my rest day, I usually take longer time to pamper myself, most especially sa shower. So, kung may pasok, ligong sundalo ko, 5 minutes na kukuha akong maligo. Pero kapag yan, pag off, since maraming time, mas matagal akong nasa shower room. So, mas matagal yung pampering time. So, ang ginagawa ko, bago ako magbasa or bago ako maglublub sa tub, ang ginagawa ko, nag-i-slice ako nito. So, I use lemon. Yan, lemon, slice ko siya. Tapos, yan, pipiga mo siya, irarab mo siya sa mga parts na gusto mong paputiin or most especially sa inyong mga lekiks. Yan. So, sa inyong armpits. Yan. So, huwag nyo siya kagad babanlawan and mas better is ibabad nyo siya or let it, like simmer pa. Yun, so let it stay for minimum of 5 to 10 minutes on your body, on your skin. So parang, ang mangyayari, parang kang minarinate na manok. So, yun, may lemon ka buong katawan mo. Babad nyo lang muna siya sa balat nyo. Huwag nyo kagad munang babanlawan. So, pag mga 10 minutes na, ayan, pwede na. But guys, don't expect for a miracle to happen overnight. Na hindi porket ginawa nyo siya for today, mag-expect kayo na, ay, gusto ko yung result, ganito na, ganito, ganyan. Hindi po siya ganun. So, make it a habit, make it a routine, and wait until for like 1 week, then you will see good results. And pangarap ko po na ma-achieve nyo rin po yun. So, I'm really hoping that you could achieve. So, napansin ko din na ang kilikili, nakaka-boost siya ng confidence. Disclaimer ulit, hindi pa po to advertisement or commercial or product endorsement. Sinishare ko lang po sa inyo yung habits and routines ko at kung anong ginagamit ko to maintain a clean, clear, and white underarm. Okay? Ang sabon ko po, ito po yung talagang tinatanong din ng madami sa akin, mga kaibigan, kasama sa work. Ang lagi nilang tanong, pag nakakaroon sila ng chance na, MJ, Sir MJ, ganyan, ano ba yung sabon na ginagamit nyo? Ganyan, share nyo naman, ganyan, ganyan. So sabi ko, actually simple lang, hindi naman talaga mahal. Nahiya rin ako sagutin, pero humbly speaking, hindi po mahal yung ginagamit kong sabon. Simple lang po yung ginagamit kong sabon at
mabibili nyo po siya sa kahit anong supermarket at groceries dito sa Dubai at all around UAE. At ito po yung sabon na tinatawag na cinthol. Yan. So, cinthol. So, napapansin nyo, may picture dun sa packaging na lime. So, ayan. So, para siyang calamansi version sa atin sa Pilipinas. So, kung dito, talamak or sikat yung lemon sa Pinas, I'm very sure na napakadaling hanapin kahit sa palengke or wet and dry market, ang daling hanapin nung calamansi. So, ayan. Tung sabon na to is actually lime-based siya. So, much of its ingredients is made out of lime. Okay. So, ayan. Kukunin po natin siya sa loob. Actually, para tipid, ako ginagawa ko, hindi ko talaga fully ginagamit yung buong sabon. Ang ginagawa ko, hinihiwa ko siya into 3 or into 2. Kasi it comes in 2 sizes. Meron siyang maliit, meron siyang malaki. So, nagawa ko para tipid, hinihiwa ko siya. So, ayan siya, hinihiwa ko siya. And I just opened this yesterday evening, nung nag-shower ako bago matulog. So, pag inumoy mo siya, sobrang amoy siya ng lime. Amoy calamansi talaga siya. And ang napansin ko, since I've been using this for quite a while now, fresh talaga yung feeling and ang bango-bango niya sa katawan. And yun nga, oh, ayun na, minention, with deodorant. So napansin ko din, when I use this, most especially kapag long day, tapos may work, or pag nag-gym, pag halimbawa after work, tapos mag-gym, napansin ko, fresh talaga ako. Yung, hindi ako basta-basta nangangamoy or I don't smell too quickly pag ito yung sabon ko. So, kickstart your mornings para fresh. So, ganda talaga. So, nire-recommend ko talaga itong cinthol. So, I'm just not sure kung meron na nito sa Philippines or in other parts of the world. But I think nung nag-check ako kanina, meron siya sa Amazon and you can order this online. And trust me guys, this is very cheap. Napakamura lang po nito. So, yung maliit nito, you can buy it for like 3 dirhams. Dirhams, yun po yung currency na ginagamit dito sa UAE. So, siguro sa peso, sa Philippine peso, it's more likely like 39 pesos. So, not bad, diba? Okay? So, kesa naman gumamit pa kayo din ng mga sabon na matatapang kasi may mga sabon din na medyo harsh or medyo strong din sa skin, lalo na sa mukha. So, nire-recommend ko talaga siya. And mind you guys, hindi ko lang siya sa kilikili ginagamit ha. I use it all over my body and also to my face. So, hindi po maarte yung mukha ko when it comes to sabon or to facial cleanser. Ito lang po yung gamit ko. So, I very much recommend this to everybody. And guys, it's hypoallergenic. So, okay siya. Okay yung pH balance niya sa skin natin. Okay? Yun yung mga tips and hacks ko and yung mga personal routines at kung ano yung mga ginagamit ko to maintain a clean, clear, and white armpit or lekiks. So, sana guys, if you have questions, suggestions, comments, reactions, or may mga gusto pa kayong ideas or anything that you want us to talk about or to tackle here in my YouTube channel, please don't forget to comment it down below. Huwag po kayo mahiya and don't hesitate. We are so open. And the purpose of this YouTube channel, ito pong vlogs ko, ay to just spread inspiration, spread good vibes. Hindi po COVID, hindi virus ang spread natin, kundi pampa good vibes at kayo ay maging inspired despite sa mga nangyayaring mga kastresan at mga depressing na mga nangyayari sa mundo natin ngayon. Okay? So please guys, also support me and sana matulungan niyo ako to grow this YouTube channel by hitting the subscribe button and also clicking that bell notification para updated kayo sa lahat ng alerts at alam nyo kagad kung meron tayong updated na na-upload na bagong mga vlogs dito sa aking YouTube channel. So guys, I hope I was able to entertain you and to make the time worthwhile na kahit sa saglit na minuto ay sinamahan nyo ako dito sa aking vlog.
Okay? So, makita-kita tayo ulit next week sa aking susunod na vlog. Abangan nyo ang mga pasabog, ang mga ganaps at hanash ni MJ. So, guys, let's start off with calling each other na mga kalekiks! Yan! So, please subscribe and also don't forget to follow me on my social media accounts in IG or Instagram, in Twitter, and in Facebook. So, thank you so much, guys, and I hope you're all doing good, staying safe. Please, kung lalabas po, keep your distance. At alalahanin po natin ang kasabihan na if you believe, really believe, and you will persist. Yan. So, guys, thank you so much. And again, this is MJ signing off.